Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update ngayong araw, September 24, 2023. Patuloy nga pong nakaka-apekto pa rin sa ating bansa yung southwest monsoon o yung habagat at yung extension ng kaulapan ng low pressure area na nasa parte nga po ng Vietnam. Kaya saan po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Bicol Region, maging dito nga po sa may Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Calabarzon. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan ha, dahil nga po yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan ay posibleng magdulot nga po yan ng pagbaha. At meron nga pong isang low pressure area na namataan dito nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito naman po ay sa ngayon ay mababa naman po ang tsansa na maging isang bagyo. Pero posible pa rin po yung pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, yung magiging kasunod nga po niya na low pressure area, yung po ang malaki ang posibilidad na maging isang bagyo at papasok sa Philippine Area of Responsibility. At dediretso nga po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon sa pagitan po yan ng Taiwan at ng Itbayat Batanes. At magkakaroon nga rin po no, ng posibleng panibagong low pressure area na mabubuo dito nga po sa may karagatan ng Vietnam at dediretso nga po yan dito sa may parte ng western section ng ating bansa at ito'y magre-recurve nga sa mga susunod pang araw. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa advanced weather forecast, mapapansin nga po natin na yung pagbuo ng mga sirkulasyon ng mga sama ng panahon. Ito nga pong low pressure area na nasa labas ng eastern section ng ating bansa ay papasok nga po yan ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area lamang at pagdating nga po niyan sa parte ng Taiwan, posible nga po yang malusaw. At ito na nga po yung panibagong low pressure area na mabubuo na nandito na nga po yan sa western section ng Iba Zambales. At ito naman po yung isa pang sama ng panahon na mabubuo nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa eastern section naman po yan ng Northern Luzon. By September 29, patuloy nga po na ito'y mag-intensify bilang isang tropical depression at papasok nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo. Pagdating nga po yan ng September 30 at kung sakali nga po no, na hindi magbabago yung kanyang senaryo, posible nga po na ito'y maging si Bagyong Jenny at ito naman pong isang sama ng panahon na nasa western section ng ating bansa. Sa ngayon yung pinakasentro niyan, bumaba yung tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility pero yung extension ng kanyang kaulapan ay posible magpaulan po yan dito nga po sa western section ng Luzon. At pagdating nga po no, ng October 1, dito nga po mag-intensify pa muli itong bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay posibleng tumungo no, dito nga po sa may parte ng Itbayat Batanes or dito nga po sa may parte ng Taiwan. Pero may posibilidad pa po yan na mas bumaba ng bagya patungo pa rin po dito yan sa extreme northern Luzon. At habang yung isang bagyo naman or rather itong isang panibagong low pressure area ay posible nga po na ito'y magre-recurve na at dediretso dito muli sa may parte ng Vietnam. At pagdating naman po ng October 2 hanggang October 3 mapapansin nga po natin no, mas lumalakas nga itong bagyo. Posible nga umabot ito hanggang severe tropical storm hanggang tropical storm category itong nasabing posibleng bagyo na makaka-apekto muli sa ating bansa. At kung mapapansin natin, ha, bukod nga po doon sa dalawang sama ng panahon na yun, magkakaroon muli ng panibagong low pressure area dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility at dito naman po yan sa may eastern section naman ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 4, asahan nga po natin na mas mag-intensify pa ng bagya itong bagyo na nasa parte ng extreme northern Luzon at magdudulot po yan ng malalakas na hangin at ng pag-ulan. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga posible pa rin tayong maapektuhan yan hanggang dito nga sa may parte ng Northern Luzon
itong posibleng bagyo. At ito naman po ang i-monitor natin sa mga susunod na advance weather forecast kung ano nga ba yung magiging senaryo ng panibagong low pressure area na namataan natin dito nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inuulit ko po ha, yung ating advance weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya mas maganda po na maaga natin nalalaman yung ating mga posibleng sama ng panahon para mas maaga nga po tayo makapaganda sa posibleng dulot ito sa ating mga lugar. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.